Magandang araw po mga kaibigan. Halina't panoorin natin ang isang napaka-importanteng impormasyon patungkol sa isang uri ng lason na mayroon sa halamang patatas. Nagulat kayo, di ba? Sino bang magakala na ang patatas na palagi nating binili sa merkado ay may taglay palang natural na lason? Alam niyo ba na may maraming pagkaing halaman na nagtataglay ng natural na lason? Siguro, di na ito bago sa inyong pangdinig. May mga halaman kasing nagpo-produce ng natural na lason para sa kanilang depensa sa mga hayop na kumakain sa kanila. O kaya'y laban sa mga organismo na pwedeng magdala ng sakit. Ang mga lasong ito, kapag ito'y makain ng tao o kaya'y mga hayop, ay pwedeng magdudulot ng masamang epekto at magdala ng seryosong banta sa kalusugan. Sa videong ito ay ibahagi ko sa inyo ang kaalaman tungkol sa lason na mayroon sa patatas kapag di natin alam ang pagpili at paghanda nito. Ang daming pwedeng paggagamitan natin sa patatas, mula sa pagluto ng afritada, fried rice, scrambled eggs, potato fries, smashed potato at iba pa. Karamihan kasi sa atin, kapag bibili sa merkado, ay kuha lang tayo ng kuha sa mga gulay na bibilhin. Basta ang sa atin lang ay ito'y maganda at presko tingnan. Mga kaibigan, alam niyo ba na ang halamang patatas ay nagtataglay ng natural na lason na tinatawag na solanin o isang uri ng glycoalkaloids, natural na lason na pinoproduce ng mga halamang nasa nightshade family. Lahat ng parte ng halamang ito ay nagtataglay ng lasong glycoalkaloids. Pero ang mataas na konsentrasyon ay makikita sa talbos, bulaklak at mga sanga nito. Ang glycoalkaloids ay kanilang natural na proteksyon laban sa mga insekto tulad ng uod, fungus, virus at iba pa na atake sa kanila. Sa bunga kaya, meron din kaya nito? Bago natin yan sagutin, alamin muna natin ano ba ang maaaring idudulot ng lasong glycoalkaloids sa ating katawan kapag ito'y ating makain. Ang mataas na level o dami ng glycoalkaloids kapag ito'y mapasok sa ating katawan ay makariresulta ng karamdaman tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, lagnat, pagtatae, at pananakit ng ulo. At pwedeng makasanhi ng kamatayan kapag sobra ang pagkalason o sobra ang dami nito na di na makayan ng labanan ng ating katawan. Sa tanong na, mayroon bang lason o glycoalkaloids ang bunga ng patatas? Ang sagot ay, oo, mayroon. Pero ayon sa pag-aaral, ang katamtamang laki ng patatas ay may 0.075 mg na lason o katumbas lang ng 0.18 mg per kilogram body weight kung ito ay ating regular na kinakain. Samantalang, kapag ang dami ng lasong ito ay aabot sa 2 hanggang 5 gramo sa bawat timbang ng tao, ay makakaresulta na ng nasabing mga karamdaman. At kapag nasa 6 na gramo pataas, ay nakakamatay na. Sa nasabi kong una, ang normal na bunga ng patatas ay mayroong maliit lang na konsentrasyon ng glycoalkaloids na kung ating kakainin ay walang epekto sa ating katawan. Pero, pwede itong magkaroon ng mataas na nakalalason na dami kapag ito'y di na-imbak ng maayos sa panahon ng pag-harvest. Pagkatapos kasi ng pag-harvest, ang mga glycoalkaloids na nasa bunga ay pwedeng tataas resulta ng pag-expose sa init, sinag ng araw, sugat, pag-sprout o tubo. Mga kaibigan, ano ba ang mga paraan para di tayo makabili ng patatas na posibleng may malaking konsentrasyon ng lason na to? Ang mga parang ito ay, una, huwag bibili kapag ito'y may maraming sugat, lumang stock na, may tubo o sprout, at higit sa lahat ay huwag na huwag bibili at kakain ng patatas na may kulay green na ang balat. Kapag kulay verde na kasi, ibig sabihin ay may mga chlorophyll na ito at sinyalis na na ang patatas ay handa ng tutubo at magpoproduce na din ng nakalalasong kemikal na solanin o glycoalkaloids para pangproteksyon laban sa mga hayop o organismo na kakain sa kanila. Sa panahon na to ay
talagang di na pwedeng kakainin ng tao o kaya ipakain sa hayop. At para siguro, kung bibili man tayo, kahit may normal na kulay dilaw ang patatas na ating nabili ay siguraduhin din nating babalatan ito ng hanggang 1.5 mm ang kapal kasi nasa 50 to 95% ng lasong ito ay doon nagkakonsentrate sa balat. Yun po mga kaibigan, dagdag kaalaman para sa ating kaligtasan. Mas mabuti na't makinig tayo sa mga pag-aaral at payo ng mga siyentifiko para mailayo tayo sa di inaasahang kapahamakan. Maraming salamat po sa pakikinig.